sa lahat ng gusto mo. Ngunit sasakyan, uwi na ko. Hello, hello everyone. Hello, Mary Lisa. Nag-text sa'yo si Karen. Paano gagawin kung kapag may nahanap na po akong amo, first timer? Ano yung ibig mo sabihin, Ben? May nahanap kang amo na ano or sa agency? Kung may nahanap kang amo, Ben, kailangan mo pa rin ng agency para mag-process ng papers mo. Yes, babe. Need po ng agency para mag-process ng document. Hindi po pwedeng kayo-kayo lang ang mag-process. Yung mga nagpasa nga nandito ngayon, ipasa niyo ulit sa akin. Pwede naman palang linawin ang video, tapos ilang beses ako nangihingi ng magandang video, hindi ako binibigyan, tapos ngayon na process na, saka mag-send sa akin ng magandang video. Kaya naman pala. Punta saan yan? Sa Croy, ano yan? Saan banda yan? I-google nga natin. Parang ngayon ko lang narinig yung lugar na yan. Hindi ko alam. Mahal kasi pag ano, di ba? Pag saan ba na banda yan? Europe din ba yan? O, Europe din pala. Mahal talaga pag Europe eh. Tsaka depende yun sa mga agency din kung magkano ang ano nila. Yung kasing sa amin, kaya medyo mababa yun kasi direct kasi yun sa agency sa Poland. Hindi siya dito sa Hong Kong. Hindi siya ano. Bali, pag na okay na yung mga requirements nyo, na okay na ang visa nyo, isesend sa lugar nyo yung mga, ano, yung mga original document nyo. Kasi hindi naman pwedeng mga xerox dalhin sa, ano, sa pag-flight nyo. Ah, mas mahal. Baka depende yun sa agency dyan.
Kasi syempre, depende din yan sa mga agency kasi magbabayad pa sila ng mga renta. Depende din kung mahal ang renta, doon sila bumabawi eh. Ano doon? Matagal, umaabot ng 6 months to 8 months or 1 year. Kaya pag nag-apply kayo doon, dapat may trabaho pa rin kayo. Hindi yung dahil mag-apply kayo doon, mag-i-stop kayo ng work nyo. Pag na-terminate ka, be, ano yun, pwede ka namang mag-ano sa agency, kaso nga lang, pag mga ganyang case, mahirap makahanap ng ano, amo na ulit. Yung mga break, terminate, swertihan lang kung makahanap ka agad. And then, kailangan mo talagang uuwi sa Pilipinas. Pag nandito ka naman, hindi lang, pwede ka namang hindi mag-stick dun sa agency mo eh. Pwede ka mag-apply, magpupunta ka sa lahat ng mga agency dito sa Hong Kong. Applyan mo lahat. Pero yun nga, pag naka-amo ka na, kailangan mo uwi sa Pilipinas. Kaya lang may ibang terminate or break na nakakita ng bagong amo, sa visa naman, nadi-deny yung visa. May linting na talaga na sweldo. Yun nga, may nag-PM nga sa akin kanina, ay kahapon pala, na wala siyang ano pa, tapos mali yung kontrata niya, tapos binigay ko sa ate ko, sabi ko i-help niya hanapan ng work doon. Kung gusto mo lang kasi magtrabaho lang doon, wag ka nang ano, kung Poland, kikitain niyo naman diyan siguro. Maliit bang sahod niyo diyan? Malaki naman ang sahod ng cook ah. Kasi kung yun lang talaga ano doon, kasi diba per hour, hindi naman buong ano may ano, depende sa company yung kung lagi kayo mag-overtime. May bayad sa accommodation sa ano, Poland. Hindi katulad sa Hungary na free. Pero hindi na kami nag-ano ng Hungary eh. Yun na lang Poland yung nasimula namin. Hindi na kami umano ulit ng Hungary kasi nga anong mahal masyado ang mga processing. Focus na lang kami sa Asia. Yung Poland kasi nasimulan na kasi na may nagpa-process na and may mga visa na yung mga iba. Pero Hungary free ang mga accommodation doon eh. Paano mag-apply sa Hong Kong, Riva? Ano? Punta ka sa profile. Nandiyan yung list ng requirements. And then, pag nagpasa ka ng requirements, dapat sabay-sabay mong isend sa aking WhatsApp. Hindi, depende sa Poland. May ibang libre, may ibang hindi din. Nagbabayad. Mag-ipon ka, tapos magnegosyo ka, mag-restaurant ka. Iba ang inaalok. Sa Poland, meron sila doong ano. Factory sa chicken, factory ng... Sandali lang. Wala na yung kopya ko. Yung mga kaibigan ko, wala, hindi naman sila nag-i-stay sa Poland eh. Nasa ano sila eh. Sa France. Bakit ito? Hindi lang ha, may nakahang pala akong ano. Pina-process. Yung sa Poland, nag-ano sila sa factory ng chicken, factory ng sausage, factory ng meat process, and asan pa yon? Duck factory, tomato farm, warehouse, harvest or planting, hotel housekeeping, waiter, waitress, cleaner, cook, and chief cook.
Yes. Chinese. Kahit yung nan ano, kahit yung dati kong ano, ganun pa din. Poland, pag nasa Pilipinas ka, malaki talaga. Umaabot ng 350. Pag nasa ibang bansa ka, depende kung magkano ang palitan sa inyo. Nasa 3,600 USD. Tapos, merong option doon. Kung gusto mo, ikaw ang bibili ng ticket mo papuntang Poland, 2,600 na lang yung i-ano mo sa kanila. Tapos, ikaw nang bahala bibili ng ticket mo. Kung may alam kang mga travel agency na makuhaan mo na murang ticket, pwede ka doon sa ano. May option sila eh. Sa 3,600 USD. Pero kung hindi mo man naman ma-provide yung plane ticket mo, mag-add ka sa kanila ng 1,000 ano ulit, USD. Hindi pwedeng pumunta ng Poland, Alma, na walang visa. Meron ang visa doon. Yung visa mo nga eh, maraming ang bansa na pwede mong puntahan. Di ka pwedeng makapasok sa bansa na wala kang visa. Dito sa ano, sa Hong Kong, oo, pwede ka mag-renew. Depende sa amo mo kung i-renew ka ulit. Kung natapos mo yung kontrata mo, kung gusto mo maghanap ng ibang employer, pwede ka maghanap. Pag natapos kasi ang kontrata mo, mas maganda. Hindi sira ang record mo. Okay lang po, undergraduate, okay lang po. 48 na ako. 48. X up. Hanggang 45 lang, be. Yung 45 nga, medyo matagal nga rin makahanap ng ano, ng employer. Pag ano na kasi, pag gusto na nila yung mga bata-bata kahit na mukha naman tayong bata. Char. Ano ba yung mga tanong nyo? Ano po yung mga tanong? Kasi sasagutin ko bago ako magsimula ng ano sa WhatsApp. Hello, Rika! Marami din kasi, ang daming mga ano, pag nag-apply din kayo ng Hong Kong, huwag kayo mag-stick ng isang agency, mag-applyan nyo lahat para marami kayong mapagpilian. Tulad sa amin, pasa kayo ng requirements, maghanap pa kayo ng ibang mapasahan. Yung iba naman, nagpasa na sa iba, pag nagpasa sa amin, tapos na-hide sila dun sa iba kasi nauna naman nagpasa doon. Yung iba naman, na-hide sa amin. Ganun lang. Ang importante, ma-hide kahit saan kayo magpasa. Yung mga, ano, pinabayaan namin yung mga naka-requirements na sa amin na magpasa sa iba eh. Ang importante, ma-hide kahit saan agency. Kaya lang, yung iba kasi may inaalokat ang malaki ang ano, bayaran. Nababasa ko sa GC, nagmamaritisan din sila doon eh. May nag-aalokat ang 65K. Wala nang ganun eh dito sa Hong Kong. Hindi ko alam kung bakit may agency pang ganyan. Pero wala nang ganun. Dating panahon pa yun. Siguro may mga agency mataas. Pero di naman siguro lumalagpas na ng 30. Kasi yung sa amin, hindi na siya lumalagpas ng ano eh. Nasa 20 plus lang eh. Ang pinakamataas. May age limit po ba sa Poland? Pag nasa ibang bansa ka, ano, hanggang 55. Pero pag nasa Pilipinas ka, hanggang 50 lang. Ang galing yung pumag-advise. Minsan lang, ano kasi ako eh, no? Yung nangingialam. Hindi kasi, hindi naman kasi yung ano, yung recruit na recruit para makadami ng ano. Tinitingnan mo rin yung ano, kung ano yung dapat. Kasi, katulad niyan, pag medyo ano na yung mga edad natin, eh mabait naman ang amo nyo dyan sa ibang bansa.
bumalik na lang kayo diyan kaysa 'di ba makipagsapalaran kayo. Tapos kung hindi sinuswerte, nahirapan kayo mag-apply dahil paano na 'yon, pa-expired na 'yung edad natin. Expired talaga eh. Minsan dinadaan ko lang 'yon sa biro pero mga totoo 'yon ha. Medyo ma-arty na rin ang mga amo kasi dito sa mga ganyan. Dahil alam nila marami silang makukuhang helper. Kaya pag ikaw magkataon na magkaroon ka talaga ng amo, pakita ay ano lahat na ng ano dasal mo i-ano mo na. Lahat ng dasal mo i-ano mo na. Gawin mo na lahat ng ritual para bumait yung amo. Gaano katagal ang ma-hide? Wala tayong ano dyan, be. Kasi alam mo, may iba kasi, alam mo, pag fill up ngayon, na-hide na pagka kinabukasan. Yung iba naman, matagal. Depende yun sa ano nyo kasi. Una, depende sa requirements nyo. Kasi, una nyan, para kayong ano, mga wanted. Titingnan kayo sa website ng agency, yung mga mukha nyo. And then, pag natipuan nila yung mukha mo, nakasmile ka, ganyan-ganyan. Che-check nila ngayon ang resume mo. Pag okay yung resume mo, nandoon din yung mga kailangan nila. Magaling ka mag-alaga ng bata, magaling ka magluto, mga ganyan. Swak ka sa hinahanap nila. Mag-schedule lang interview sa'yo. Tapos, pag satisfied sila sa interview mo, i-hired ka nila doon, magsisimula. Kaya dapat, yung mga sinasabi mo rin, paninindigan mo pagdating dito. Baka kasi puro salita lang. Paninindigan mo pagdating dito. Kasi, pag hindi ka nagugustuhan pagdating dito sa Hong Kong, pag hindi sila satisfied sa ginagawa mo, pack your things talaga ang mangyayari sa'yo. Hindi ko kayo tinatakot, totoo yun. May mga employer na ganun talaga. Kaya dapat, ano, handa na rin kayo. Kasi hindi naman pwedeng puro na lang magandang, ano, ang sasabihin namin sa inyo dito sa Hong Kong. Oh, maganda talaga dito sa Hong Kong. Masaya. May day off. Para ka lang nasa Pilipinas dahil mga Pilipina ang nakikita mo. Pero yung iba kasi, alam nyo, hindi naman sa naninira ako ha. Yung iba kasi, di ba, mahigpit dyan sa ibang bansa. Pagdating dito sa Hong Kong, masyadong maluwag. Tapos nagkataon pang mabait ang mga amo nila. Ayun, umaabuso. Ano nangyari? Nakalimutan nila na employer, ano pala sila dito, helper. Malalaman nyo lang din yan pag nandito na kayo, makikita nyo sa day off. Kaya minsan sa sobrang bait ng amo, nasa helper na rin minsan ang may ano eh, umaabuso din. Pero hindi nawawala yun dito, may mga amo talaga ring mahirap intindihin. Lagay namin na advice pag nandito kayo sa Hong Kong, ang madalas yung kakausapin pag may mga problem about work, about sa bahay. Sa babae kayo mag-aano ng concern kasi pag sa lalaki kayo, karamihan nagsiselos po yung mga ano dito. Yung mga madam. Kasi hindi rin natin sila masisisi kasi may mga helper talagang pumapatol din talaga sa mga ano, amo nila. Marami dito sa Hong Kong noon eh. Oo, be, edit mo yung resume nyo. Alam nyo, pag ano, nandyan, diba, dyan sa ano, sa ibang bansa, mga alaga nyo, mga bata pa nung dumating kayo, yun din yung ilalagay nyo sa resume. Below 5 years old, mas maganda kasi, lalo na pag newborn, yun ang ilalagay nyo sa resume. Pero pag nilalagay nyo dyan, mga 8, 9, na may 10 pa, may 20 na nga, 23, hindi na yun kids eh, hindi na alagain yung ilalagay nyo. Kasi nga, alam nyo, madalas na ini-interview ang ano, mga scenario about sa bata. Yun talaga ang ano nila dito. Alimbawa, pag nilalagnat ng bata, anong una mong gagawin? Ay, nawala ang boses ko. Bakit nawala? Ayaw ata ng ano, FB ng nagbibisaya. Char. Okay na ba? Yun nga. About sa bata, and dapat expert kayo sa bata. Kasi yung mga interview nila, bibigyan kayo ng senaryo. Halimbawa, may lagnat yung bata, anong una mong gagawin? Pwede kaya nahulog yung bata.
or sumasakit yung tiyan ng bata, mga ganyang mga ano ang inaano nila sa Hong Kong. Ay, walang uniform dito, be, Stella. Walang uniform. Malaya ka magsuot ng gusto mo. Pero wag naman kayo magsuot ng sexy. Yung mga halos kita na yung kaluluwa nyo at kasingit-singitan nyo. Ay, baka maano ko. Kasi sa training namin doon, noon, bawal talaga mag-short yung sa training center namin. Nakapajam, ay nakaano talaga kami. Kaya doon sa ano, sa dati kong employer, ano, mabait, sobrang bait ng dati kong employer, hindi din yun nakikialam. Kaya lang, syempre, ako yung babae, ako rin naman yung nag-ano sa sarili ko. Lalaki yung kasama ko, tapos magsusuot ako ng ano. May aplikante na akong ganyan noon na ilang ano lang siya, weeks dito. 2 weeks ata. Alam mo kung bakit? Naka-public yung ano niya, FB niya. Tapos nagdagat-dagat, ang sexy-sexy. Siguro na-stock ng among babae. Ayun, pack your things. Open po ba sa mga caregiver? Caregiver na ano, yung caregiver na ginagawa nyo dyan sa ibang bansa, na yun lang talaga focus nyo, matanda alagaan, hindi. Yung caregiver dito, ganun pa rin sa helper. Same pa rin ang work. May alaga kang matanda, ikaw pa rin naglilinis, nagluluto, all around pa rin. Ilang oras ang work dito sa Hong Kong. Minsan, ang iba, nakita mo sa mga page, pag hindi ka pinalad ng amo, yung iba, halos kulang lang sa tulog, natapos daw sila ng alas 12, alauna, depende sa amo, may mga amo ngang ano. Pero may mga amo namang mabait din na ganitong oras, dapat matapos na ang trabaho mo para magpahinga ka na. Contract ako sa Hair PSA. Yung pinapahanda talaga namin sa mga ano, sa mga ex abroad, nasa ano, 15,000 lang. Pero ano na yan, pababa ang gastos nyo. Kasi mostly talaga pag ex abroad, ano lang, medical lang ang anuhin nyo. Medical lang and konting mga bayaran, halimbawa pag-ibig, mga ganyan. Yun lang malaki yung babayaran. Ang first timer lang talaga, kasi magsisimula sila ulit. Ay, magsisimula talaga sila sa pag-process ng mga ano, document, tapos nagte-test pa sila. Mag-apply ka, pwede 39, mag-apply ka, be, pag may plane ticket ka na, pwede ka na mag-send ng requirements, yung sure na talagang uwi. Kasi gusto nila talaga yung may ano na details na napauwi. Kaya alam yung bakit. Kasi may mga na-hide na sana noon tapos hindi pinauwi ng employer, pina-extend. Kaya yun, nasasayang yung ano. Siyempre, nasisira yung agency. Pangalawa, yung time ng employer na akala nila may darating sila sa kanilang helper, maghahanap na naman sila ulit. Yun. Pag po ba galing sa Malaysia, pwede po mag-cross country sa Hong Kong. Ang gusto mong mangyari, galing ka dyan diretso dito. Hindi, ibe. Illegal yun. At saka hindi kayo makapasok ng ganun. Kasi sa Pilipinas, dapat nang gagaling at saka doon kayo kumukuha ng ano, doon kayo inaanuhan ng OAC nyo. Yung document lahat galing sa Pilipinas dapat, agency. Hindi pwede dito sa Hong Kong yung mga ano, mga ganyan-ganyan. Hindi makapasok dito, mga illegal. Mahigpit sila sa mga ganyan. Ex-abroad ako, ma'am. Yun nga, ex-abroad. Mas maganda nga pag ano, ex-abroad yung ilalagay nyo talagang ano dyan, kids talaga. Lagyan nyo lagi ng kids na below 5 years old. At least dalawa. Or kung pwede, newborn baby. See, sure, uuwi ako this June. Oh, mga may, pwede ka na mag-ano, watching from Oman. Ma'am, Poland.
may Poland. Yes, may Poland kami. Nag-assist kami ng Poland. Pero, yun nga sinasabi ko ha, pag nag-Poland kayo, dapat buo ang loob nyo. Buo ang isip nyo. Lahat buo. Lahat buo. Kasi alam yung bakit. Mag-ano kasi doon, malaki ang gastos. And then, pag nag-start na kayo ng process, nagbago ang isip nyo, sayang yung pera nyo, di ba? Kung may ibang choice naman kayo na ano, huwag na kayo mag-Poland. Ang sama ko talaga, no? Pero kung pangarap nyo naman talaga makapunta doon, kasi nga may mga gusto pa kayong mga gawin sa buhay, at saka mga bata-bata pa kayo, pwede naman. Paano kung wala akong alaga? Magandang question yan. Kahit wala kang alaga, be, lagyan mo, be. Yun din yung dinuturo namin, kasi nga, kahit na ex-abroad ka, tapos hindi ka naman marunong mag-alaga ng bata, eh paano kanila i-hide? Tsaka dapat, kung ano yung nilalagay nyo, panindigan nyo, at saka confident kayo pag, ano, ini-interview kayo. Pag nasa ibang bansa, ano, 3,600 USD yun, pag nasa ibang bansa, i-convert nyo na lang sa pera nyo dyan, ha? Pag sa Poland. Yung agency name, hindi kami nag-ano sa Pilipinas, kasi yung papers nyo naman, diretso dito yan sa Hong Kong. So, ipapasa yan dito sa mga agency sa Hong Kong. Kung saang agency kayo dito sa ano, halimbawa na hide kayo dito sa dating unang agency, sila ang magsasabi sa'yo kung saan ka magre-report sa agency ng Pilipinas. Actually, after nyo na ma-hide, pwede na kayong hindi na mag-ano sa amin eh. Ang agency na ang mag-guide sa inyo. Pero may iba naman kasi talagang pumupunta talaga, nagpapakita talaga sa amin eh. Saan na ba ako? Ba't ganun nawawala? Depende sa amo, sis. Ako may tattoo. O, depende kung... Kasi alam nyo, may mga amo rin na hindi, ano, sa mga tattoo. Hindi sila open-minded. Ayaw nila na may tattoo. Meron naman ding may mga tattoo. Marami dito sa Hong Kong na maraming tattoo. Pero ngayon kasi, yung mga, ano, sabi ko nga sa inyo, medyo maarte na ang mga employer ngayon. May isang applicant nga ako na hired na sana nung nalaman na may tattoo, nag-back out ang amo. Kaya, lang yung advice, huwag kayong magpapatato kung wala pa kayong tattoo, ha? Lalo na pag nandito kayo sa Hong Kong, tapos mabait yung mga amo nyo. Kasi hindi nyo alam na dyan ba kayo habang buhay. Kasi minsan, pakakawalan kayo. Halimbawa, hindi na kayo i-renew, magkailangan nyo mag-apply ulit. Mahihirapan na naman kayo kasi may tattoo kayo. Yun nga rin yung ibang nag-a-apply, gusto nila factory. Yun sa totoo lang, maganda din naman kasi doon, sabi ng ate ko, nung ano, yun nga, mapapagod ka sa trabaho kasi nakakapagod, kasi machine yun eh, mabilisan, di ba? Ang ano doon, after ng work, uwi ka sa bahay, makapagpahinga ka talaga ng maayos, unlike dito, halimbawa kung may alaga ka, di ba, helper ka kung may alaga ka. Minsan, kung may kailangan na ano, tatawagin ka pa, di ba? Kahit matutulog ka na, minsan natatawag ka pa rin eh. Doon, hindi ka na may istorbo or gusto mong mamasyal after work, nagagawa mo. Yun lang yung maganda pag nag-work sa factory. Pero yun nga, sinasabi ko ha, malaki ang ano doon, kailangan pera. First timer sa Hong Kong, at least mag-prepare ka ng 20 or 20 mahigit. Lalo na pag wala ka pang testa. Ah, maliit lang pala ang tattoo. Pwede naman pag natatago yung tattoo. Pwede. Mm-mm. 8 hours or kailangan mo mag-overtime. Pero yung sa ano, sa mga ano, gusto nila mag ano, kasi pumunta ka nga doon, di ba, para magtrabaho. Mas gustuhin nilang laging may overtime. Mas malaki ang ano, makuha nila. Tulad ng ate ko ngayon sa Paris, gusto niya laging may trabaho. Gusto kasi naiinganyo ka magtrabaho dahil malaki yung per hour na ano eh. Mm.
Yun yung karamihan pag factory ang anuhin mo o versus kasambahay. Kasi nga, hindi mo hawak yung talagang oras mo eh. Pag dito sa, ano, sa bahay ka, tapos may alaga kang bata. Naku. Tapos ikaw pa lahat. Tapos alam niyo ba yung mga estudyante dito sa, ano, sa Hong Kong, yung may mga, ano, hindi lang isang school ang hahatiran mo. Ang dami nilang activities, may football. Depende kung ano yung anuhan ng ano mo, alaga mo. May football, may horse riding, kung babae may ballet lesson, tapos may drum lesson. Depende kung anong i-enrollan nila. Hindi yung sa school lang na ihahatid mo, ang daming school. Minsan hinahabol nyo pa yung oras. Kasi paglabas dito sa isa, kailangan itakbo mo na naman doon sa isang school. Tapos uuwi ka pa, magluluto ng hapunan or ano. Kaya gusto nila dito yung maliksi. Saan to, ano, Sherwin? Ipapasa sa, ano, papuntang Poland? CV lang at saka, ano, initial requirement CV at saka passport lang muna. And then, i-forward namin kay sa agency. Yung agency naman mabait eh. Kung, halimbawa, tatanungin pa kayo kung saan kayong lugar, tapos yung kaya nyo, ay yung mga requirements pa na anuhin sa inyo, kung kaya nyo ma-provide, ganyan. Saka kayo mag-start, kung hindi nyo naman kaya or alanganin yung, limbawa, yung mag-ano kayo ng visa, diba, makakalabas ba kayo pag off nyo, kung kailangan sa visa appearance. Tatanong pa na ano yan, hindi sila yung, oh, mag-down ka na ngayon. Hindi sila ganun. Kailangan, ano pa nila, ina-arrange pa nila yung ano nyo. Saka ka mag-start. Pag nakakausap mo na yung agency talaga. Kasi yung isang applicant ko, yung unang applicant ko talaga sa Poland, yung sa, ina-assist namin sa Pilipinas yun. Tapos diba ang laki? Lagi ko nga inaano yun kung ano. Yung iba dinidiscourage ko nga eh, pero yung iba lumalaban eh. May pera talaga sila eh. Tapos yun, tapos kinukumusta ko, sabi niya, hindi pa daw kasi nga, pinag-aaralan pa yung ano niya, paano maka, ano ng UEC, mga ganyan. Tapos yung naging okay na, saka siya nag-start ng bayad sa agency. Maganda pag ano, yung hindi kayo uuwi pa sa Pilipinas, pag nag-process kayo, or babalik kayo dyan, or magre-renew kayo. Pero yung alanganin yung ano, kailangan yung umuwi after ng contract nyo. Huwag nyo nang simulan kasi masasayang. Mamaya, uwi kayo tapos hindi kayo babalik. Kailangan talaga nandyan pa kayo hanggang makaalis kayo sa ibang bansa. Kung uwi ka man ng Pilipinas, babalik ka pa rin. Ma, magkano po salary sa Singapore? Nasa 24 to 26 be. Singapore, 2 months kang walang sahod. Ganon sa kanila doon eh, sa Singapore. Dati nga 3 months yun eh. 2 months na lang ngayon. Sana nga, wala na eh. Parang sa Hong Kong na. Ganon ang process kasi doon eh, sa ano, Singapore. Pwede naman kayo magpasa ng Hong Kong sabay Singapore. Ay, nasa ating ano be, profile picture be, ang ipapasa nyo, anong kailangan nyo ipapasa? Turo ko sa inyo, pag nag-a-apply kayo puntang Hong Kong, huwag kayo mag-stick ng isang ano, pasahan nyo lahat ng pwede nyo pasahan ng requirements. Para marami kayo inaantay. Kaya sa isa lang. Ah, ano siya? Mag-ano na ako ha? Check na ako ng requirements ko ha? Kasi baka maano na ako. Nagagalit na yung iba ba? Na hindi na ako nag-check ng requirements. Kaya live lang saglit sa mga tanong. Ganun na lang gagawin ko siguro para hindi na masyadong marami ang tanong lagi sa ano ko. Sa, uy, be, kumusta ka? Nag-medical fit ka na?
May o okay, di ba? Si Yuson, pag naayos na yung ano mo, be. Mga siguro nandito ka ng mga March. O, pwedeng ganun, be. Tapos ikaw naman ang sumunod pag ano. Pwede pang ganyan, be, kaysa ikaw ang ano, alanganin yung ano mo. Antayin mo lang yung ano, be, sa'yo ng agency. 3 days lang naman yung OWA. Oy, mag-ano na ako ha, kasi marami nag-antay sa akin sa WhatsApp at ako'y mapagalitan na naman. Thank you sa inyo ha. Thank you sa pag-drop by sa live. Ganun na lang gagawin ko. Mag-live ako saglit para sa mga question and then check na ako ng requirements. Kasi dal-dal ko eh. Hindi ko ma-focus dito sa cellphone. Paano ang age limit? Oh, age limit po natin ay 24 to 37. Ang ex-abroad hanggang 45. Magkano mag-asos sa mga bagong pasok? Meron po ba? Walang cleaner sa Hong Kong ha. Pag ikaw ay ex-abroad, maghanda kayo ng 15K. At least 15K po. Oh, yun na. May passport. Bye-bye sa inyo! God bless! Mag-ingat kayo ha. Mag-ingat kayo.